Kumpleto na ba ng rotavirus vaccines ang mga anak nyo? Alam nyo bang ang pagtatae ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga batang less than 5 years old? Hello! Welcome back to our YouTube channel. I am Dr. Zane Kevin Co-Harvacio, a pediatrician. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa rotavirus. Ito ay isang virus na isa sa mga most common na dahilan ng pagtatae. Ito ay maiiwasan gamit ang rotavirus vaccine. However, sa Philippines, ang rotavirus vaccine ay isa sa mga most commonly missed na bakuna. May mga parents naman na late na nalalaman na meron palang ganitong vaccine. So, lagpas na po sila sa cut-off age. So, gusto kong ituro sa video na ito kung ano ba yung mga solusyon na pwedeng gawin ng mga magulang if na-miss na yung cut-off age. Gusto ko lang i-emphasize na hindi ginawa ang video na ito to promote anti-vaccination. Gusto ko lang na ituro sa mga parents ang mga solutions na pwede pa nilang gawin in case talaga na-miss na nila yung rotavirus vaccine. So, ang first na gagawin ng mga magulang ay kausapin ang inyong pediatrician regarding the risks and benefits ng late na vaccination. So, meron tayong dalawang cut-off for rotavirus vaccine. Yung first cut-off is for the first dose, which is usually at 15 weeks. And then, mas late na cut-off, of course, for the last dose. Na iba-iba depending on the brand. Okay? So, the first cut-off, yun yung madalas na ma-miss ng mga parents kasi hindi nila alam na may cut-off pala ang rotavirus. So, akala nila pwede na i-delay. Pagbalik nila sa doktor, nabutan sila ng cut-off. So, traditionally, ang cut-off is 15 weeks. Yun pa rin ang gamit na cut-off sa mga major textbooks like Nelson Pediatrics and many major societies all around the world. 15 weeks pa rin. However, noong 2012, naglabas ng discussion yung World Health Organization or WHO discussing yung risks and benefits ng pagtanggal ng cut-off na 15 weeks. So basically, kailangan pong timbangin ng doktor nyo yung benefit po ng protection against severe diarrhea kung nabigay yung rotavirus vaccine versus yung risk ng possible na increase na chance ng intussusception kapag late na ibigay yung vaccine. Pag intussusception po, nagkakaroon ng pagbabara yung bituka. Yung isang part ng bituka, kinakain po yung kabilang part ng bituka. So, yun po yung titimbangin po ng inyong pediatrician. So, kung masyado naman mataas, kung masyado mataas yung risk ng pagtatae, then possible na pumayag yung inyong pediatrician na ibigay pa rin kahit talagpas na ng 15 weeks. Okay, pangalawa pong possible solution is the RotaSeal brand ng vaccine. So, yung two other older brands ng rotavirus vaccine is 15 weeks ang cut-off. For the RotaSeal, mas mataas po ang cut-off each na for the first dose and also for the last dose. So, gusto ko lang i-emphasize for the healthcare professionals na nakafollow po sa akin. So, meron po siyang kasamang syringe. But, it is an oral vaccine. So, mukha lang siyang injectable. Pero, bawal pong iturok yung RotaSeal. So, meron po siyang kasamang diluent. Ito yung pang tutunaw po sa vaccine. And then, ito yung vaccine mismo. And then, kinabit ko na yung adapter. So, wala kasi siyang karayom na kasama. So, yung adapter, siya yung pang transfer. Okay, so pangatlo is yung F-diagram. So, in the interest of time, hindi ko na i-discuss isa-isa yung components ng F-diagram. So, andyan naman po yung picture. So, karamihan naman po dyan ay na-discuss ko na before. So, may mga Facebook post po kami dyan na discussing those in detail. So, you can use the table of contents below para mag-backread. So, karamihan po ay nasa preventive pediatrics series. So, gusto ko lang i-emphasize ngayon na hindi po multiple choices yung mga components ng F-diagram. Lahat po yan kailangan yung
gawin. So, for example, very common po na tinatanong kami ng mga magulang, mineral water naman yung binibigay namin or distilled water yung binibigay namin sa baby namin, bakit po nagtatae pa rin? So, remember, pwedeng malinis nga yung tubig, pero madumi pala yung kamay, o nadapuan pala na langaw yung pagkain, or madumi pala yung pagkain mismo. Okay, so marami pong factors, lahat po yan kailangan pong solusyonan. Hindi po pwedeng malinis lang yung tubig. So, pati yung kamay, kailangan malinis din palagi. Yung iba kasi subo ng subo. So, lahat po yan pwede mag-cause ng pagtatae. So, that's it for rotavirus vaccine. If may other concerns kayo regarding health or skin care, you can use the table of contents na sa description box below. Bye!